So what's up sa inyo mga kapolitry, welcome back sa ating YouTube channel at welcome back dito sa ating backyard farm. So for today's vlog mga kapolitry, ipapakita ko sa inyo yung bago nating alaga dito sa ating backyard farm. So matagal-tagal din tayo nawala at hindi nakapag-vlog, kaya ito yung bilang update ko na din sa inyo dito sa ating backyard farm. So kung bago pa lang dito sa ating YouTube channel, huwag mong kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para may updated kayo sa lahat ng video na i-upload natin. So ayan. Pero simulan muna natin dito sa ating mga nandito sa breeding pen. So as usual, breeding pen, mga breeders natin yung nandito. So sa una nandito yung ating White Holland na breeder. So ayan, ito yung male, yung malaki na to, at ito yung female. So bali meron na siyang eggs 2-7. So 7 yung itlog niya. Nabasag niya yung isa kasi mela. Kasi nalalagyan siya ng bato. So pagka naupuan niya, nababasag. So mamaya kukuhanin na lang natin at isasalang na lang natin siya sa incubator. So dito naman, nandito ang ating mga blue marans. So ito yung rooster nut na napakalaki. Ang ganda ng kulay. At yung tatlo nating hens. Ayan. Bali naglilimlim na yung isa. Ang ganda ng kulay nila. Medyo dark sa bandang ulunan. Tapos light gray dito sa katawan. At saka yung pagkaka-design ng feathers nila. Tingnan nyo. So yan ay blue marans. Ayan. Tingnan nyo mga kapoultry. Meron siyang 8 or 10 na eggs dyan. So yan. Dito sa hulihan natin, nandito naman ang ating mga blue slate. Naglulugon pa kasi siya, kaya siguro hindi siya pa makaitlog. So kakatapos lang din maglugon ng rooster natin. So ayan, bago na lahat ng feathers niya, ang gaganda. So bali dark gray, halos nagiging dark gray siya. Unlike dun sa mga nakikita natin blue slate dito, is medyo light lang sila. Yung sa atin is dark na gray. So sa mga bibi naman tayo, mga rare na color lang itinira natin. So ito blue, isa. Ayun yung isa. Yung kasama na ating itik na male. So bali ginagamit ko din pambara ko tong male na itik, kasi rare din yung kulay niya. Green yung ulunan niya. Tapos ayun, para siyang isang American Mallard. So ayan. Isa, dalawa, tatlo. Tapos ito, yung ating isang gray na hen. Ang ganda din ang kulay. Meron din tayong pure brown at ang ating gray na rooster. So ayan siya. Tapos dito meron tayong pure black dito. Naghahalimhim na din. Kaya may nahingitlog palang manok dito. Native chicken natin ang mukhang deckled brown. So, ayan. Tapos ito pa isa natin brown. Naghahalimhim na siya. So, dito naman tayo. So, since tagal-tagal nating nawala dito sa pagbablog, ngayon isi-update ko na kayo sa lahat ng nandito. So, ayan. Ito pa yung isa nating gray or blue na bibe. So naglilimlim na siya. 10 or 12 yung itlog niya diyan. So dito, andito yung pares nating shamo. Yan, oh, ganda. Blue din. Siyempre mahilig tayo sa blue eh. Ayan, meron na siyang 2, 4, 6, 7 din na eggs. Kagaya ng sa pabo. Bago pa lang siya nangingitlog, kaya ganyan lang kaliliit yung itlog niya. Pero nakapagpapisa na ako na isa sa kanya. 5 yung napapisa ko. Tapos hanggang ngayon, buhay na sila. 1 month mahigit na yung edad nila. So, ayan sila. So, ito. Dito muna tayo. Pagpasok dito sa kulungan na to, itong rabbit yung nasa unang kulungan. So, ayan. This is back.
Teddy lion head yan. Ito may mga lion head din tayong pair dito. Of course, blue pa rin yung kulay or gray. So, ito yung back natin. Yan, mukha siyang kambing dyan. At ito yung ating female. So, hindi mo ma-identify agad dyan kasi sobrang kapal ng balahibo niya. Minsan halos nawawala na yung tenga niya. Dito, meron tayong dalawang itik dito kasi sumapit yung barangay anniversary namin, kaya lang wala namang ganap kasi nga sa sitwasyon natin ngayon. So yan, meron pa rin nagpunta ng mga nagbibenta ng itik, ganyan. Nakainin muna natin sila. Sa pinsan ko yan, dito nilang ikinulong. At dito, ito yung mga anak ng shamo natin. Lima. Yung limang pinakamalalaki dyan, masisiba nga sila yun. Tapos, yung dalawang gray dyan, anak yun ng blue marans natin. So, gaganda ng kulay, mga rare. At hindi lang yan, matatapang sobra yung mga nice, mga ano natin dyan. Mga shamo natin. Kasi, pag may iba tayong isasama sa kanila, tinutuka talaga nila. So, tingnan nyo yung kulay mga kapoltry. Oh. Napaka rare din talaga. Dark gray, tapos may mga gray and yellow dyan. So, ayan. So, ngayon, pupunta na tayo sa bago nating alaga dito sa ating backyard farm. So, nandito lang naman siya sa kabila. At ang tinutukoy ko ay ayan. Ang ating native na baboy. So ngayon pag-uusapan natin to kung magkano ang bentahan ngayon ng native na baboy. Saan ko siya nabili? At ano yung mga kinakain niya dito sa akin? So bakit din tayo nag-turn ulit sa baboy? So itong native pig na to, 'di ba mga kapoultry, kasi sa mga hindi pa nakakaalam, dati puro native pig lang yung alaga ko. Halos umabot yata ng 20 pieces yung alaga kong native pig. Kaya lang, isnapiste nung nagkaroon ng sakit yung mga baboy. Kaya, ang nangyari, nalipol sila ng nalipol. So, nung pagkapatay ng mga baboy ko na yun, ayan, inag-alaga naman ulit ako ng mga manok, bibe, at pabo. So, kasi mahilig talaga akong mag-aalaga ng mga ganyan. So, nung pagkakabili namin dito is 2,800. Samantalang yung benta ko nung baboy ko nun, 3 years ago, bago namatay, is 1,500. Ganito kalaki. Hindi pa mabili mga kapoultry. Ayaw pa, tinatawaran pa hanggang 1,300 to 1,000. Hindi pa rin mabili, pero ngayon sobrang mahal na ng baboy kasi nga dahil mahal din yung puti. So ayan, naging mahal na rin ang mga native. So naghahanap kasi tayo ng wild boar, kaya lang bawal yata, o hindi naman bawal, kailangan lang ng permit. Kaya lang madalang na rin ngayon kasi ubos na yun sa kabundukan. So ito, medyo mailap to nung sobrang ilap niya nung pagkakabili namin. Pero ngayon medyo nahawakan ko na siya. Medyo mailap pa rin naman sa una, pero pag nahawakan mo na, okay na siya. Tingnan mo. Try natin. Ayan, mailap siya dyan. Beak! Tatawagin mo ulit pa rin. Beak! Ayan ka na, pahawak mo. Pahawak mo, hindi kita sasaktan. Beak, beak. Oh. Ayan. Pagka nahawakan mo na siya, hindi na yun tapalag kasi alam niya hindi mo sasaktan. Usually at this age, maiilap talaga yung mga ganito. Kaya ikinulong ko siya kasi ito yung sa akin eh, para mapaamo ko siya kasi yung baboy ko dati sobrang bait niya. Nasasakyan ko, napapaliguan ko kasi napaamo ko yun. So, ito habang bata pa, maganda na nahahawakan natin na
kagaya niyan, oh. Di ba mga kapoultry? So, ayan. Yung baboy ko na hindi, hahabakan ko lang sa ganito. Yan, oh, hihiga ng ganyan. Hihiga na siyang ganyan para silang aso. Mababait. So actually, hindi lang siya ang baboy ko dito. Meron pa akong dalawang baboy sa dulong kulungan. Doon sa may ginawa nating fish pond sa may hukay doon. So ngayon, puntahan natin mga kapoultry. Sige, nabig-big takbo na. Pupunta na ako doon sa likod. Bye-bye. So ayun mga kapoultry, bali nakakalusot kasi sila dito sa loob ng kulungan na to. Actually, nandun yung ranging area nila sa nandun sa likod na yan, sa may fish pond. Pero ayan, nagpapahinga sila dyan. Ayan, oh. Kaya lang itong dalawa na to is medyo mailap sila kasi hindi ko yan nahahawakan, eh. Nandun sila sa wild. Ito kasi kusang pumasok dyan sa kulungan, so isinarado ko na. So ayan sila, oh. Ganon din kalalaki. So yun, tumakbo na, naradar na tayo. So punta natin siya sila dun sa likod. So ayan sila mga kapoultry. Parang ranging area talaga nila to. So pasukin natin sila dun para makuha tayo ng magandang video. So ayan pa yung dalawa nating baboy. So isang lalaki yan at isang babae. So yung isang lalaki na yan, ayan yung pinakamatangkad, tapos yung babae, ayan. So kay Aldrin yung dalawa na yan sa sama ko dito sa bahay. So hanggang dito na lang mga kapoultry yung video natin for today. Sana huwag niyong kalimutan mag-subscribe sa ating YouTube channel at i-click ang notification bell para may updated kayo sa lahat ng video na i-upload natin. Bye-bye!